Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap kamakailan lamang kung saan isang buntis na babae ang pumila ng 2 araw para sa ayuda mula sa pamahalaan, ngunit umuwi pa rin walang natanggap at nagkasakit pa. Ang insidente ay naging usap-usapan at nagdulot ng pagkadismaya sa maraming mamamayan. Ang nasabing buntis ay isa lamang sa libu-libong Pilipino na nagtsatsaga sa mahabang pila sa ilalim ng araw at ulan para sa pangakong tulong mula sa gobyerno. Sa kasagsagan ng kaguluhan, sinabi niya na pumila siya sa tanggapan ng lokal ng pamahalaan simula alas 5 ng umaga ng unang araw at natapos na wala pa rin natanggap pagsapit ng hapon ng 2 araw. Napakahirap po ng sitwasyon namin. Pumila kami ng 2 araw, nagtiyaga kahit pagod at gutom, pero wala kaming natanggap na kahit isang kusing. Pati po si baby, naawa ako dahil sa sakit na nakuha ko sa sobrang pagod. Ayon sa mga saksi, nagumpisang nang mangkolaps ang buntis na babae sa pila noong 2 araw dahil sa matinding pagod at gutom. Agad naman siyang dinala sa pinakamalapit na pagamutan kung saan siya ay nakitaan ng simptomas ng dehydration at viral infection. Ang insidente ito ay nagdulot ng samut-saring reaksyon mula sa publiko. Ang maraming netizens ay nagpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya sa social media. Tinuligsa ang umano'y kapalpakan ng programa ng ayuda. Ano ba ang nangyayari sa ating bansa o sistema? May nagawa ba si Kuting? Bakit ganito ang pangtrato niya sa mga naghihirap na mamamayan? Ang administrasyon ni Pangulong Kuting ay humaharap ngayon sa matinding kritisismo dahil sa mga issue na pamamahagi ng ayuda. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Plasyo na patuloy silang nagsusumikap upang ayusin ang mga problema at masiguro na makarating ang tulong sa mga tunay na nangangailangan. Pinag-aaralan po namin ang mga pangyayaring ito at tinitiyak namin na magkakaroon ng mas maayos na sistema sa pamamahagi ng ayuda. Ang kapakanan ng bawat Pilipino, lalo na ang mga buntis at may sakit, ang aming pangunahing prioridad. Ani ng tagapagsalita ng Palasyo. Patuloy na hinihikay o hinihikayat ang publiko na mag-report ng anumang anomalya o hindi makatarungan na pagtrato sa mga ahensya ng gobyerno upang agad na maaksyonan. Ngunit, para sa buntis at sa marami pang kagaya niya, ang bawat araw na walang tulong ay isang labis na pagsubok sa kanilang buhay. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ano ba galing yung instruction na babalik ka sa barangay? Ayun. Yun ang magandang tanong. So, bakit kaninong instruction ang galing yung ano, yung kailangan niyang bumalik sa barangay? Yun nga eh. Oo. Sabi ni Marksman, same clothes. Bakit daw parehas? Kasi tingin ko, ano yun eh. The same yun, day. Same day siya talaga eh. Kasi kumbaga nakuha niya yung pera. Tapos, the previous day. Oo, the previous day. Pagkatapos, nakuha niya, then pumunta siya sa ano, sa barangay. Tapos, ano, umuwi. And then, yun na nga, nalaman niya kung magkano yung kanya. Yes, yes. So, nung araw na yun mismo na nag-record siya, that was the same day na niremit niya yung ayuda niya sa barangay. Oo. That was it. Tama na yung video niya kasi pertaining to the ayudahan na nangyari kahapon. Diba? So, kung yung kung ano man yung day na ginawa niya, yung ayudang nakuha niya is yung ayudang nakuha niya kahapon. Ganon? Pwede. Or maaaring hindi pa naliligo si ate, ganyan. Pwede rin. Maraming possibility. Pero at yung importante naman dito is na ano, nakaltasan ng 85% yung ayuda niya. Malaki din yun na 85%, 85 yung kinuha ng barangay. Tapos ano yung tiniras kanya, 1.5? Ano mabibili ng 1.5 sa ekonomiya ngayon? And especially si Ate Buntis pa. Sabi ni Jeannie, on her first video, sinabi niya, muntik pa nga siya mahimatay dahil sa pagkatanggal niya, dahil sa pagkatagal niya hinintay ang ayuda.
Sabi ni Dolce Vita, iba na style nila, pinapapunta yan sa barangay para kunin pirma. Tapos pupunta na ang barangay cup sa Malacanang mismo. Ganyan na ginagawa sa Butuan po. Actually, sa totoo lang, si Attorney Harry Roque, kasi nung nag-speech si Attorney Harry Roque sa leadership forum nung isang araw, ang sinasabi niya, alam niyo ba, nakumpleto na ang pirma ng PI. They are just waiting for it to be pushed. Yung sinasabi nila, hindi na to itutuloy. That's not true. Ayun. So, hindi ko alam ha. Well, I'm thinking kasi dun sa role nung, bakit kailangan pumunta ng barangay? Diba? Ayun. Eh, siguro yung ano, instruction ng ano, nakakataas. Oo nga. Kasi parang feeling ko naman, bakit siya pupunta ng barangay? Yung pera, nakuha niya sa DSWD. Bakit siya pupunta ng barangay? Eh malamang, may nag-instruct sa kanya na pumunta ng barangay. So sino yon? DSWD ba o yung barangay? Diba? Pwede rin LGU. ano? Oh. Di malayo din madam. Pero bakit? Kasi yung position ng DSWD dyan is declared naman talaga yung amount. They're being transparent sa kung ano yung binibigyan nilang ayuda. Mm-hmm. So, sabi ni sige, madam. Sabi ni Bonita, the barangay determines kung indigent siya. Pero kasi ano na siya eh, nakatanggap na siya, nakalista na siya. So ibig sabihin, tapos ka na doon sa proseso na 'yon. 'Di ba? Kung indigent siya o hindi. Kasi bago ka makasama doon sa listahan ng makakatanggap, na-determine na 'yan yung indigency mo. Hindi ba? Yan. May nagsabi DSWD daw yung nakutos. Sa ano, si Mami M. Actually, yun din yung mga na-ano yun, mga naririnig ko eh. DSWD nga daw, Miss Joey per video. Na ano ba doon? Teka. Bakit DSWD? Paano nga ulit? Would you like to listen to it one more time? Sige, madam. Ang first part. Hey, guys. Ako ni Ang. Akong ipilapilahan ng Bukadlo, guys. Nagkuha po kuan. Game stab ha. Ang nangin adlaw, guys. Tapos, kuan. Gahapon sa DSWD. Nakwarta. Yata gahapon. Sobsob na gika na uli ko alas 5 sa hapon. Grabing pila, guys. Yan doon sa nang umparta ha, guys. 10,000, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000, guys. 10,000. 10,000 na siya, guys, ha. Wala ko kabalo, guys. Kung pila ko, ano, guys, eh. Ihatid pa rin sa barangay. Okay, sa barangay pa rin ni Iagi, guys. Amot na, ano. Ako rin nag-antos, guys. Pila. Ano yung pad? So, pila-pila pa lang dito daan, guys. Ako rin nag-antos. Tapos, ako balo kung pila ang akuaan ni Iagi pa rin barangay. Abala na kung ano, guys. Ito din na ito part ang guys. 10,000. Sa di isa dito. Gitan. Yatag. Praise of. Salamat. Ayun, meron ba? Hindi malinaw eh kasi pero ang clear doon is ang sabi sa kanya is ipapadaan pa sa barangay. Ang sabi sa kanya, si ano pa sino yung meron bang hint na kung sino yung nagsabi sa kanya na bakit ipapadaan pa sa barangay? Parang ano dalawang possibility either yung barangay official niya or nila or yung DSWD mismo. Pero yung ano ng order naman din kasi ng DSWD is ano, they're being transparent, especially Region 11 nga eh. May release na yung regional office ng DSWD dito sa amin na ano, dine-declare talaga yung amount ng ano and no further instructions. Kasi ano eh, kilala namin yung regional director ngayon ng DSWD. Mm-hmm. And yun yung utos, pero possibly may ano, ibang officials sa DSWD, pero ano talaga, walang sinabi kung sino yung nag-utos. Basta yung instruction, clear na instruction is
i-remit niya yun sa barangay yung 10K niya. Mm-hmm. Sabi niya, no, may paliwanag si Kagawan. Hinahanap ko nga eh, nasan kaya yung link ng paliwanag ni Kagawan? Barangay, ano, Sinawilan, Digos. Oo, Sinawilan, City. Digos. Ayan. Teka, baka mayroon mga nag-PM sa akin. Wala namang ano, walang malinaw na ano sinabi si Ate, sino yung nag-utos. Basta in-instruct lang sa kanya na i-remit sa barangay yung ayuda niya. So, yun lang. It does not necessarily mean na DSWD yung nag-utos. Basta meron siya na-receive na instruction. Yes. Oo. Ayun. Ayun lang. Eto. Ayan. Thank you, ano, Jerp. Wait, ah. Nasa na yung comment ni Jerp? Wait lang, ha. Bakit hindi ko makita yung mga comments, eh? Saan? Okay, I'm pretty sure nakita nyo na rin to, no? Wait. Ma-PM naman, please. Ah, ito. Ito. Ano tong interview na to? Ayuda, ditigbas sa barangay? 93.1 Brigada News FM. Ang pam... nababasa mo ano? Gurgur for all. Ang pamahayag ni Ann Villarin, kalabot sa ayuda nga, 10,000, nahimong 1,500, ug eksklusibo usab nga, na hinabi sa Brigada Davao ang mga opisyal sa barangay Sinawilan. Hanapin ko yan. Ayun, okay, nahanap ko. Ayun, mm-hmm. ano yung title? Ayun, nagitigbas. Parang ano, sinibak. Ang barangay. Sinibak. Hmm. Nakausap ng brigada. May mga kilala din ako sa station na to eh. Ayan, kasi, Matanaw Data Dilsor pala. Sige, madam. Ayan, nilagay ko sa ako, ano, sa chat, yung naka-post, kung di mo nakikita. Ang pamahayag ni Ann Villarin, yung ano muna, yung caption, pa-translate naman sa Tagalog ng caption. Mm. Ang so, pamahayag ni Ann Villarin, Pamahayag ni Ann Villarin, patungkol sa ayuda na 10,000 pesos na naging 1,500 pesos at eksklusibong nakausap ng Brigada Davao ang mga opisyal ng Barangay Sinawilan, sa Matanao pala to. Matanao, Davao del Sur, tungkol sa nag-trending na post. Oo. Yun. Ayan. O, sige, panoorin natin, ha? Pero kung may kasambutan din sa barangay, ganun siya na natin ang sinabi ko. 10,000. Dagan pa daw magbahin. Dagan pa daw magbahin. Pero wala ka din po. Kung andili. Dili dapat ako. Wala ka ba yung mabili? Kasi kung ako, ikaw nagawa. Mo ang pangalan ng nalista. So ang himo sa mo ang kapitan o sa mo ang kuan, ang mga kagawan niya nagsabot mi nga para kuan para ma-equally divided siya tigo mo tong kwarta ha kuanon ang 23 ka tao mao toy pakuaon dito ha mao toy lang kuaon tong 10,000 kada isa pero bahinon to siya sa pila to ka pensionaris tanan nga pensionaris kau ba na ang barangay council ato so mao to nga gi-divide to siya ni abot og 4,375 matag usa kadto si Alice Villarin igsuon ni ana ni ani ang Villarin dili man siya pwede mo dawat kay 4 piece man siya moto nga dipabarugan og iyang igsuon nga dapat iya sabuton og maayo nga ang pangalan nga gamiton niya ang Villarin Japon isip maka para makakuha siya unya iyang gisabot dito nga og makuha to niya iya ko to gyapon ikuan didiga gyapon to niya kay bahinon to sa mga pensionaris ayan anong sabi ano? Oh my god. So parang hindi siya dapat yung makakakuha noon. Hmm. Yung ano sabi ni Ate yung una, ano daw, di ko daw alam kasi ang sabi lang sa kanya is ano daw, marami pa daw maghahati-hati noon ng ano sa ayo. Hindi daw sa kanya yung 10K. Hindi daw talaga kanya yung 10K. Mm. Eh paano siya nakakuha ng stab para sa 10K? Hmm. Yung paliwanag ng ano, ng paliwanag ng Kagawad. Oo. Oh my god, nakakatawa. Ang ginawa daw ng barangay
nag-usap daw sila na para equally divided, para patas yung pagkakahati, is yung 23 na beneficiaries, so ano, 23 katao, ano, sila yung pakukuhanin ng 10,000 each, and then hahatiin siya sa mga functionaries ng at ng barangay at ng barangay council. Tapos hinati-hati. Kaya yung labas is ang total ng ano ng kagawad is 4,350 per head. 375 per head pala. And 375. 4,375. Okay. Pero bakit ano 15 lang? And then ang sabi si Ate daw hindi daw siya pwedeng tumanggap kasi nasa 4 piece siya. Beneficiary siya ng 4 piece. And then yung ano daw yung bali yung kapatid kakonsabahin niya yung kapatid niya yung si Ate para siya yung si Ate na ano yung nabawasan niya edi siya yung mag-claim nung 10k. Bakit siya pinayagang mag-claim kung hindi na siya qualified? Yun dahil din, meron siyang 4 piece. Sabi ng barangay. Kung sabahin yung ate niya. Oh my God. Unang-una, hindi ba dapat klarado dyan kung si ikaw, kunwari, ikaw Gurgur for All, pasok ka sa AKAP. Okay, pasok ka sa AKAP. Ang matatanggap mo ay 1,000 pesos. Diba? Bakit meron pang hatian? After? Tapos yung ano, pag, ano, makikihati ng ayuda is yung mga barangay functionaries, yung mga official mismo ng barangay. Oh my God. Name po ng kapatid ang ginamit para siya makaklaim. Para siya makaklaim. Mm. Kapatid ni Ann. Yes. Pero si Ann ang pumila. Yes. Yun. Kung sabahin niya yung kapatid niya. Now this becomes more disturbing. Mm. Bakit nakakakuha yung hindi naman siya? Tapos ano, nung ano, kinausap niya yung kapatid niya, may agreement na kasi na pag once na matanggap na niya, i-remit niya doon sa barangay para paghati-hatian doon sa barangay for the functionaries nila. Oh my God! That's corruption. Parang yung barangay ang nagmekos-mekos. Yes. Tangina. Sana all sa mga barangay officials dyan, yung mga functionaries, hindi pumila pero may ano, may hati sa ayuda. Sabi ni TJ Villaruel Ramirez, nangyayari po talaga 'yan sa ayudahan. Yeah, I think so. I think hindi naman 'yan limited lang kay ano sa ano na 'yon, sa barangay na 'yon. Pero ang purpose dito hindi dapat ganoon eh. Nagiging source lang ng that's clear corruption. That's clear corruption, 'di ba? Ayagan. Bakit magiging subject ng agreement ninyo yung entitlement ng isang tao na dapat makakuha ng ayuda? Mm-hmm. Diba? Yan na ang pilfering, sabi ni Bing Veloso. Diba? Parang yung paliwanag ni Barangay Captain, parang hindi naman siya, just mean, hindi siya nakatulong sa kalinawa ng mga pangyayari. And at the same time, bakit siya proud dun sa corruption na ginagawa nila? It's not their money anymore. Pera na yun ni Alice, kung kanino man nakapangalan yung pera. Diba? Mm-hmm. Pero na yun ni Alice. So ngayon, ibig sabihin, sino ba si Alice? Bakit magiging subject for, ano, subject of an agreement yung pera ni Alice na 10,000? Hmm. Yung comment ni Marksman, malamang hindi lang kay ate nangyari yan. Mayroon pang 22 others. Kasali si ano dun. 23 sila. Oo. So kung 10,000 yan, no? Tapos 23. Diba? Sabi ni Kapitan, 4,375 per functionary. Mm-hmm. Tapos yung naiwan 1,5 sa ano, yung 23 na tao na yung 1,5, yung naiwan. Wow. Oo. So kung ganito, ang sistema sa ayudahan, ayuda po ba talaga ang nangyayari? Or you're just providing a massive venue for corruption? Mm-hmm. Sa totoo lang, tinek ko yung Facebook ano ni Ann Villarin. Marami siyang baboy, ha? Hindi siya poor. Marami siyang babi. Marami siyang baboy. Para nagpapalitan ngayon, madam. Oo. Hindi siya poor, ha? Hindi siya poor.
I mean, sa akin naman walang problema kung si Anne ay talagang entitled o kung na-determine na talaga na siya ay entitled. So ngayon, apparently, si Alice ang entitled doon sa 10K. So ngayon, ito ang problema. Magka-create kayo ng napakalaking programa katulad niyan, wala pala kayong capability to check kung sino ang entitled doon sa pera na yun. Diba? Kapatid pala niya yung entitled eh, ang kumuha yung isang kapatid. Hindi naman pala kayo ma-figure out siya ng mga organisador ng servicio fair. Sabi ni Georgina, maliwanag na lahat ng nilista nila ay magbabalik sa kanila. Sabi ni Mon Mejia, Joey, yung pamimigay ng ayuda lalabas yun sa SONA ngayong July. I'm very sure. Yan yung achievement nila. Yan yung achievement nila. Sabi ni Chachi Crasida Ponte, corrupt, no difference lang yan nung Yolanda na ang daming ayuda donation from different countries. Ready na mga pagkain, ang dami na nagutom, pero padadaanin muna sa government para sila mag-distribute ng food. Lalo tataga, gutom na mga Yolanda survivor, pati yon iko-corrupt. True. Si Alice ang nagpagod, pero ibang nakinabang. Pero Karen, si Alice mukhang ginamit lang yung pangalan niya. Kasi, ang sinasabi, okay, eto pa yung isa ditong problema ha, okay. Nakikilungkot naman ako dito kay Anne na hindi niya nakuha yung perang dapat na inaasahan niya na kanya. To be fair kay Anne, si Anne ina-expect niya na yung 10,000 ihahatiin pa, 'di ba? Doon sa video Gurgur for All, 'di ba? Mm. Ina-expect niya na talaga yung pera. Ang iniiyak ni Anne is that bakit 1.5 lang yung kanya eh ang hirap-hirap pumila. 'Di ba? Tama ba? Tapos yung mga functionaries ano yung 4375. Hmm? Yung 4,375. Oo, yung ibang mga ano. Sila yung malaking cut. Ayun. Ayun. So, ibig sabihin, itong si Ann, entitled na siya sa 4-piece. Okay? Entitled na, meron na siya nakuha sa 4-piece. Ngayon, itong ayudahan na nangyari, entitled pa siya doon sa hati, sa 10,000 na minekos-mekos ng barangay. Okay? Ito po ba ang pinagmamalaki ng Marcos administration na ayudahan? Mm-hmm. Diyos me. Ayan. Sabi niya na 23 times 10K tapos divided sa mga functionaries, laki ng kaltas ng barangay. Ayun nga, kung sa mga functionaries, so ibig sabihin, pag malapit ka talaga sa kalan, doon ka lang maaayudahan. Tama? Kung mga yung nagtatrabaho ka sa barangay or ano ka, yun ang maayudahan. Ngayon. Sabi ni Emilita Potente, dapat humingi rin sila ate ng pirma na si Noli or kinuha yung 8,500. But anyway, kinumpirma rin naman nung barangay kagawad, yun na nagsalita. Well, oo nga, inamin na rin naman na nila eh. Diyos ko po, ano ba naman to? Sabi ni Josephine, Miss Joey, kasi po yung barangay ang namimili minsan na makakatanggap. Tapos may usapan na yan na may kaltas. Nadismaya lang si ate dahil maliit ang naparte niya. Oo nga. And supposedly yung kapatid niya yung dapat beneficiary pero siya yung kumuha. Kasi yung kapatid niya is 4-piece. Oo. So ibig sabihin yung 10,000 para sa 4. Hindi. Tama ba? Si Ann, siya yung na sa 4-piece. Si Alice yung 4-piece. Ah, so, si Alice yung entitled sa 4-piece. Tapos si Alice Anne, dapat yung kukuha ng 10K. But si ano, kinausap si Anne para siya na lang yung ano, kumuha ng 10K. Okay. So so kinuha yung 10K was really under the name of Alice. Siya dapat yung kukuha kaso for 4-piece siya, so hindi siya pwede. So ngayon, si Anne na yung kukuha ng ayuda. Tingin ko hindi indigent si Anne. Hindi indigent si Anne. Tapos si Alice talaga yung entitled. Kasi si Alice, kung 4-piece siya, ibig sabihin na nakausap na siya ng social worker, di ba? So na-evaluate na siya and whatnot. Nilipat sa pangalan ni Anne yung 10K. Para maklaim pa rin yung ayuda na 10K. Nilipat kay Anne yung
ano. Mm-hmm. Anyway. So yun pa rin. Same pa rin yung ending. Uh-huh. Pati me. Mga pati mga kagawad, madam. Functionaries and the barangay council. Mm-hmm. Grabe. Sabi ni Ford, kahit may babuyan yan, patay na rin ang industry ng babuyan dahil sa importation. Mahirap talaga ang buhay ngayon. But actually, ano no, willing naman akong palampasin yun. Kumbaga parang, sige sabihin na natin entitled pa rin siya dun sa, ano, sa pera. So, kaso nga lang, ang problema dito, well, kawawa naman talaga siya dahil pumili siya ng bonggang-bongga pagkatapos. 1.5 lang yung makukuha niya. Buntis pa siya. Diba? Parang ano ba naman to? Parang, ginamit rin siya talaga eh. Kasi, di ba? Ginamit rin siya talaga nung barangay. Kinunchaba rin siya nung barangay. But anyway, ang klaro dito is that, hindi natin maintindihan, bakit? Bakit? Pagka-receive ng ayuda, may hati ang nagaganap. Di ba? Mm-hmm. Bakit pagka-receive ng ayuda, ba't kailangan ibalik sa barangay at magkaroon ng hatian? At bakit? Kailangan ay magkaroon ng share yung mga functionaries nila. Pati mga kagawad, yung member ng barangay councils, yung barangay council din. Oo, oo, di ba? Disturbing yan, ha? Diyos me. Ano bang mabibili ng 1.5, madam? Hindi sa economy. True. Parang kulang pa yata yan sa gatas, you know? Kulang pa yan sa pakain doon sa mga baboy niya. Di ba? Diyos me. Hello, Cassandra. Hello, Miss Joey. Magandang umaga. Hello, good morning. Ayan. Meron ka gusto i-share? Hindi naman ako i-share. Gusto ko lang mag-comment. Nagigil ako dyan sa news na yan. Mm-hmm. Ang tingin ko dyan talagang gumagawa lang sila ng headline na namigay sila ng pera. Pero like, when you guys come to think of it, 23 na beneficiaries lang sa isang barangay. Ilan ba mahirap dyan sa barangay na yan? Diba? Mm-hmm. Mm-hmm. Like, yun yung ano, yun yung talagang problema kapag ayuda nation yung ginawang strategy. Talagang katulad nung ano nung pandemic, tawag dito nagkaroon ng ayuda tapos ang dami mga nagbulsahan. Eh ngayon wala naman pandemic tapos may mga paayuda, talagang magkakagulo talaga yung mga mahihirap dyan. So, I don't know if this is a good strategy for this bangag admin kung effective ba, pero I don't know if it's doing its purpose. I think ang goal nila it's not really to, you know, like help the locals, pero just to create a headline na nakapag-ayuda sila. Na nakatulong. Ano yan eh, ang tawag dito, sabi ko nga, hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Risa Ontiveros nanalo as a senator? Ako kasi nagtataka. Hindi isa, di ba? Nagtataka talaga ako kung bakit nanalo si Risa. Apparently, Risa Ontiveros was giving ayuda prior to election. As in, talagang ano raw, yung madami daw talaga yung nagulat na parang, uy, nakareceive sila ng ayuda from Risa. Ganun. Nagpamigay yan ng mga cash assistance sa mga toda-toda, sa iba't ibang mga toda-toda sa buong Pilipinas, ganyan. Talaga nag-invest talaga si, ano, si Risa. Oo. And it pays, nanalo si Risa. Diba? O kailan ba siya sa? Sa? Top 13. Teka. Parang nasa 10 to 10. Ano, sa dulo na siya eh, oo. Diba talaga kung ano mo? Oo. Ang diba? Dark horse. Oo. Votes. Tapos sa ayan si Ian. Isa din sa tinarget niya yung ano, mga jeepney driver. Mm-hmm. Yung mga ganun. Mm-hmm. Ano talaga? Todo-todo talaga yung ano. Number, madam, number 11 siya. Number 11 siya. Oh, padulo na siya eh. Kasi ang number 12 I see, Jinggoy. Oh. Isa pa din yung hype na yan. Ayun. O hindi lang nandalo din yan ni Direk Daryl tsaka ni ano, ni Titi. Jinggoy cutie. Ang nagkanalo talaga sa kanya si Direk Daryl kasi ano, no, yung mga tao gigil na gigil kay Jinggoy, hindi binanatan si Jinggoy dahil kay Direk Daryl. Ayun. Sige po, ano maganda na ang image, hindi lumabas si Jinggoy, di ba? Na-convicted, putang ina. Nadala ng ano, ng convincing powers ng mga ano, influencers. So. Ibig sabihin, magaling, effective si Direk Daryl talaga as influencer. Biruin mo na panalo niya ang isang patalo. Totoo. Di ba? Tapos yung number 13 si Binay, I would take Jejomar Binay than Jinggoy. Oo, anyway. Kasi lang dalawa rin lang, ano? Parang mas, Pero 50-50 din yun eh, para sa akin. Oo, oh, pero kasi si Binay kasi may galing. Magaling na lawyer yun eh. Meron din namang napatunayan sa Makati yan. At meron, oo, may exhibit. May track record naman ako. Oh, kahit pa paano. So, kumbaga, parang, oh, sige, parang, oo.
I'd rather risk it with Binay than ano, diba? Katulad ng last name eh, yung Estrada brand, no? Yung putang ilang nagkatao. Basura sa Manila, be. Tapos pupulutin ng ano, ng tatay niya para lang may ma-present sa media na naglilinis ng Manila Bay. Ganyan ang levels. True. Sabi ni Ford, pero same din naman yan, Miss Joey, sa 2016 time ni Rojas. Budbud sa ayuda, but people are angry. Kaya we are getting the same thing ngayon. Ayuda won't work kasi lahat galit na rin. We are like 2016. I think so. Ang ano ko lang, ang sinasabi ko lang naman dito is that, yung ayuda kasi, parang if you are a politician who wants to win election, ang tingin mo talaga sa ayuda is something that can give you votes. So, ngayon, di syempre, mag-engage ka talaga dyan. Ay, sige, magpaano tayo pa? Ayuda tayo, ganyan-ganyan. Kasi yun, doon ka makikilala eh. Tapos yung, doon ka makikilala ng mga tao, doon ka matatandaan. I think nag-ooperate pa rin sila doon sa ganong, ano, ganong idea na yung mga tao, iboboto ka niyang mga yan kapag ka ikaw ay naaalala nila. At ang way para maalala ka is bigyan mo sila ng ayuda. Ayun. I think yung Bagong Pilipinas Servicio Fair is operating based on that premise. And yes, tama ka dun, Ford, kasi ito, yung idea na yan, actually, yan ang iniisip nila Marwas, no? Di ba? Pero hindi sila nanalo. Because I think they forgot that the interaction that you need to have with the people is something that is meaningful. Di ba? Yung, ito, yun yung sinasabi ko na yung ayudahan kasi na ginawa ng Duterte administration, nakarating yung ayuda talaga. Mm-hmm. Yep. Merong mga ano, may mga mishaps, pero for the most part, makikita mo, nagtatranslate siya dun sa ano, ratings ni Digong na, you know, like, despite no situation ng pandemic, like, lockdowns, people can make a living. Ano siya, people were okay with whatever his, ano, decision was pagdating sa, like, ano ba, a lockdown na naman mga buwan na to, or this week, okay lang sa tao, accepted nila, kasi nakakarating yung ayuda. Mm-hmm. Eh, pero kasi ito, puto pinaghahatian sa barangay level yung ayuda. Diyos me. And ano, no, pagdating doon sa approach sa ayudahan kasi, talagang yung sa mga politicians natin ngayon, yung mga yellow politicians, they look at it as, ano, no, a moment to buy votes. So, dahil ang tingin lang nila sa pag-ayuda ay pagbili lang sa boto ng mga tao, nagtatranslate talaga yung kawalan nila ng personal touch doon sa ginagawa nila. You're not doing public service. You're just here because you are hoping that you're gonna get votes from these people. And that's it, pansit. Wala kayong plano, wala kayong intention na iangat ang buhay ng mga yan. Ang gusto nilang kapalan ng pera. Diba? Hindi ka kumping strategy nga. It doesn't have to look, it doesn't have to be true. It just have to look, look like it. Look like it. Roy Nicolas Lewis. Mm-hmm. Diba? Ngayon, itong ayuda na nila ngayon, yan, ganyan nga lang yung intention, ganun. Yung ayuda kasi ni PRRD nun, ang daming nagulat, na parang, ha? Pati pala kami pwedeng makatanggap ng ayuda. Kasi remember, isa sa mga naging reklamo na parang, oy, bakit pag hindi rehistrado dito, hindi nyo na binibigyan ng ayuda? No. There were performing barangays who would survey their own barangays and list down all that are entitled. So, ang ayudahan, yung panahon ni PRRD, yung mga nakaka-receive ng ayuda, ang daming nagugulat. Kasi parang, ay, kasama pala kami dito. Eh, hindi naman kami rehistrado dito. Ganyan, pero naka-receive kami ng ayuda. So, sobrang inclusive ng ayuda ni PRRD. And, yun nga, hindi ka tinratong busabos. Hindi ka tinrato na parang, inayudahan ka, pero, ano, parang, nasa lusa. At saka yung patalbugan per city, lalimbawa kung ako taga Manila, tapos yung kaibigan ko taga Nabotas, anong package nyo? Kami ganito, bigas, ganito yung kardinas. Bakit ganyan yung sa inyo? Ayan, talagang, hello, Cassandra, you're back. Tapos ito, madam, no? Pati middle class nakatanggap ng ayuda, which is rare. Oo, nakatanggap talaga ng ayuda noon, diba? So, pabonggahan nga eh. And yung mga barangay, ano, yung mga barangay officials, paanuhan sila, pabonggahan, pasikatan sila na to really, ano, no, make way para makarating yung ayuda doon sa mga tao-tao. May mga kwento nga dyan si Mami Laike na nagulat siya na ano, sabi niya kasi si Mami Laike, meron siyang bahay sa Mandaluyong, pero yung eramat niya nasa Caloocan. So si Mami Laike, maganda yung ano niya, maganda yung feedback niya doon sa barangay officials nila nung panahon ng pandemic. Kasi sabi niya ganoon, yung nanay niya, ilang beses naka-receive ng rounds of ayuda. At that time, natatakot na rin siya kasi nga parang hindi niya makasama yung nanay niya at natatakot siya baka walang makain. But the barangay was really taking care of them. At they made sure nga na meron siyang provision at hindi magugutom yung matanda. And ano, no,
Ganun dapat eh. Ganun dapat yung klase ng... Yung, alam mo, yung ayudang nag-aalaga. Hindi yung ayudang putang ina. Aanuhin lang. Gagamitin nyo lang na political tool para magmukhang kunwari, nagbibigay kayo ng tulong. Diba? Miss Joey, sundutan ko lang. Oo, very powerful corruption. Miss Joey, sundutan ko lang yung sinabi mo, yung punto mo. I think nung panahon ng pandemic, nung KPRRD, may takot yung mga barangay officials na maanuhan sila, masabihan sila na corrupt sila. Mm-hmm. Kaya, yun nga, for the most part, kasi di ba parang, oh, bakit, ang laki ng pera nung nire-release, makakarating ba yan sa amin? Yun yung sigaw nung, ano yun, nung mga common na tao nun. Mm-hmm. And, you know, yun nga yung nangyari. Kasi nga, parang from top down, merong ano, merong mandato na, ah, okay, wag na wag kayo. Di ba parang galit na galit si PRRD na, wala, kapag may kumupit sa inyo, matatanggal kayo, parang ganyan. May mga ganyan siyang threat, di ba? Hindi ni PRRD. Di ba? Actually, that's true, no? Kasi yung mga ganitong klaseng, ano, you know, Filipinos are followers, eh. That's why it's very important that we get a decent and strong leader. Kasi nga, by nature, follower lang tayo. Ngayon, kapag kakunwari yung nagbibigay sa'yo ng instruction, weak. Weak talaga lahat ng nasa ilalim. So, kasi I'm pretty sure, karamihan dyan, mga public officials rin niya, mga barangay officials rin niya nung panahon ni PRRD eh. Diba? Pero bakit nung panahon ni PRRD, takot yung mga local. In fact, yung mga locals noon talagang sinilihan yung puwet nila, nagkikikilos sila at hindi umubra yung mga reasons noon na hindi, naghihintay lang kami ng instructions sa nationals, di ba? Hindi umubra yung ano eh, ganong reason sa mga local government nung ano eh, sa mga local officials nung panahon ni PRRD eh. Talagang hindi, kumilos kayo, dapat meron kayong ano, hindi na kayong naghihintay sa amin ng instruction. And now, eh, yung mga barangay officials, shameless na sila sa mga ganitong ano, ganitong mga, wala silang kinakatakutan. Why? Because our leader is a weak guy. Well, natatakot silang balik, gurgurin sila. Dun sa ano. Madam, nakita mo yung ano chat ko, madam, na article? Oh, oh my God. This is so scary. OMG. Alam na yung purpose ng servicio fair. It's really about... Oh my God. Okay. Sunstar reported that program services at Bagong Pilipinas event not in conflict with midterm elections ban. All programs and services enrolled in Bagong Pilipinas Servicio Fair will be held from June 7 to June 8, 2024, have been registered with the government so that these would not conflict with the 2025 midterm election. We file a petition before COMELEC that these particular programs that participate in BPSF be exempted in the election ban. Kasi six months ba? Tama ba? Ano? Gurgur for all. 6 months before ng filing ng candidacy. Tama ba? Yung filing naman kasi October. October 1 to 8. So para ano, di mataga ng ano? Premature campaigning? Oo. Well, ano kasi tawag dito? Meron kasing ban on certain activities as few months before election season. So, ang sinasabi dito sa news report, yung mga activity ng Bagong Pilipinas event ay hindi conflict dun sa ban. Sa election ban. COMELEC and Bank set election period from January 12 to June 11, 2025. So, ang election period is January 12 to June 11, 2025. 6 months. So, 6 months. Ah, so yung June kasi, 6 months before that, before January. So, bawal na nga supposedly dapat yung mga ganito. Teka. May calendar dyan sa ano, baba, madam. Ito, August 31, last day of Register Anywhere program. Local overseas registration.
According, the move aims to avoid election-related conflicts among aspiring politicians, which are common in every electoral campaign. What we did, the Bagong Pilipinas, with all of its government agencies, we filed petition before the COMELEC that these particular programs... Ano ba? Kasi kung June, January, June, July, August, September, October, November, December. Hindi ba parang 7 months pa yun? Tagal pa? Hindi, 6 months nga, no, before. Inagahan nila para hindi pumasok sa ban, ganun ba? Hindi, kasi exemption yung hinihingi nila eh. Sabi, ayan, no, that these particular programs that participate in BPSF be exempted in the election ban. Anyway, magkakaroon ng linaw yan kapag kunwari, nagpunta, meron pa rin Pilipinas, Bagong Pilipinas Servicio Fair after ng June 12. No? Mm-hmm. Makukonsider ba yung na-government project? Parang alam ko, yung may mga ban is government projects during elections. Oo naman. Mm. Oo naman. At hindi naman yung regular eh. Diba? Ayun. Sabi Miss Joey, confirm na suspended na si Baste. Confirm na ba? Wala pa. Wala pa ano, diba? At wala yung sabi ng office namin, ma'am, just today, kasi tinanong kasi yung office, then sinagot na wala silang natanggap for now na documents or mga notice from the national government. Wala pa daw. Oo, so wala pa, pero ina-anticipate na meron na. Paparating na siya. Ina-anticipate na paparating na yung suspension. And to be honest, guys, hindi naman yun talaga surprising. Kasi nga, ang mantra nitong administrasyon na to ay sirain sa national level, wasakin ang pugad. Ayan. And ma'am, madam kanina sa office, kinakabahan kami sa possibility na, kasi this month is renewal season. Diba? Ang mga contractual sa government, June 30 is the last day, pero yung last working day is 28. Kasi June 30 is a Sunday. So, kung mangyari yung suspension, hindi rin malayo na di kami marirenew lahat. Nakakatakot sa possibility. Wait, ang suspension daw para doon sa mayor at saka vice mayor, ha? Yes, hindi yes. Hindi mayor Baste. Kasi ngayon vice mayor is Baste din eh, di ba? Kaya kanina mo sabi na, i-check nyo nga kung sino yung first counselor dito. Oo, sino ang number one counselor ninyo? Ang number one is Cheche Hustol Bagilod from the 2nd District. Okay. And yung mga identified na kaalyado ng Tambaloslos admin, wala sa, medyo malayo. Yung isa top 5, yung isa 2 or 3 sa kanilang distrito. Oo. I feel ko pinag-aaralan nila yan eh. Kasi kung ang isususpend lang si Baste, strong yung 4th eh. Strong yung Davao. I mean, politically, yung mga tao na, for example, yung vice mayor, yung is aligned with Duterte's sa Davao. So, kumbaga parang, pagka sinuspend nila sa Baste, it doesn't really mean that much. Kasi, kumbaga parang, mga Duterte pa rin ng mga kakampi ng papalit eh, di ba? Yes. So, that is why, feeling ko yan yung reason kaya na-delay yung suspension ni Baste. Yung hint ko, una kong hint ng suspension ni Baste, nung winarningan si Baste na nag-attend siya ng rally, yung nagmumura-mura siya. Diba yung parang inappropriate daw? So, nag-issue DILG na bad daw yun, gano'n. Hindi daw tapos siya nagaganon. So feeling ko naghahanap na lang talaga sila ng way nun eh, tapos para i-suspend siya. Kaso nga lang, syempre, ang nipis. Eh tapos wala naman silang mahanap na appropriate na kaso para dalhin si Baste sa ombudsman. Wala naman talaga. So hindi 'yun manggagaling sa hindi 'yun manggagaling sa DILG, kasi yung DILG supervisory lang naman 'yan eh. Ang magsususpend talaga is really it must come from the office of the president, tapos si lang yung magre-report, si DILG lang yung mag-i-implement, ganun. So after noon, i-investigate na si Baste, kasi 'di ba nag-declare nga siya ng war on drugs. Tapos may nategi. 'Di ba may namatay? So ngayon, tapos oo, pinapinalitan na yung mga pulis, yung mga opisyal, din ganyan. I think that is also a stage to suspend Baste.
Eh, siguro wala lang sila talagang mahanap na matibay na rason. Even in that situation, nahirapan silang humanap ng sitwasyon para isuspend siya. Ngayon, biglang nagkaroon ng random drug testing na 37 ang nag-positive. Tapos ang dami-dami nilang kuda. Meron pang mga congressman na nagtatatalak na dapat imbisigahan, kineme-kineme, ganyan-ganyan. So it's very, very obvious that they are looking for a reason. Yung mga slightest provocation ng pwedeng gawing ground para masuspend si Baste. Naghahanap na talaga sila. Ngayon, I think, kasi pagdating sa kalokohan, hindi naman bobo yung mga yan eh. Matatalino yung mga yan pagdating sa kagaguhan eh. So ngayon yung iniisip nila na ano, yung iniisip nila na, ay kailangan isuspend to, ganyan-ganyan. Iniisip rin nila na, oh, pag nasuspend si Baste, are we gonna achieve what we want to achieve? Kasi kung hindi rin naman natin makokontrol yung Davao, pagka tinanggal si Baste, it doesn't make sense. Diba? Mm. It doesn't make sense na ano, kasi kung kunwari, vice mayor yung papalit, it doesn't make sense kasi ano pa rin yun, aligned yun sa mga Duterte eh. First counselor ng Davao, aligned rin yun eh, ganyan-ganyan. Mm. So if in case na gusto nilang i-put into action yung suspension, I'm very sure iniisip nila na how to really get hold of Davao. So yun ang how are they gonna do it? Ano, they will go down to the counselors? Suspend din nila yung mga counselors. So baka natin sa number 5 na lang. Miss Joey, I'm 37 years old. Pero ngayon ko lang na-realize na ganun pala ka-flexible yung ano yung laws natin to actually suspend an elected official. Ngayon lang yan, Cassandra. Sa totoo lang, mahirap magpasuspend ng isang elected official. Sa sa mundo ng fair and sa mundo ng may justice and fairness. Mahirap magpasuspend ng isang elected official. Bakit? Yung mga korte, ang attitude nila diyan, mahirap kasing isuspend 'yan ng ganun-ganun lang, ng sobrang babaw na reason. Kasi pinili ng tao 'yan. Correct. Yung power niya is nanggaling sa mandato ng mga taong bumoto sa kanya. So they are not really going to suspend that. Someone ng putyong-putyong grounds lang. Ganun. Mm-hmm. Ayun. Kaya tingnan mo, hindi naman nila na-ombudsman si Governor Hubahib eh. Mm-hmm. Hindi naman ombudsman yung suspension ni Governor Hubahib. Yung Governor Hubahib, suspension yun galing sa Office of the President. Pwede ba yun? Hmm? Pwede ba yun? Di ba DLG usually yan? Pwede naman yun kasi pwede. President Miguel yung ano eh. May supervisory kinembo talaga ang president sa mga local government officials. Pero, ang presidente, usually, hindi magsususpend ng ganyan-ganyan lang. Hindi magsususpend ng ganyan-ganyan lang. Magsususpend, unang-una, dahil nga binoto ng tao yung official na yun. So ngayon, usually, ang office of the president, aakto talaga yan ng drastic or ng ganyan mga suspension or whatnot. Kung meron silang malaking kaso against that person. Pero kung mga putyo-putyong reason lang yung reason mo kung bakit mo sinuspend to mga mayors na to at gusto mo pang suspended. Eh, dapat hanapin mo rin yung mga lamest reason sa lahat ng mayors ng buong Pilipinas. Diba? True, ganun. Yun nga, hindi naman sila consistent eh. Diba? So, paano ka maniniwala na yung kay Ubayeb? Kaya siya sinuspend dahil doon sa sasakyang binawi? Ano yung issue sa kanya? Nilipat lang sa ano? Nilipat lang ng ibang office yung sasakyan? Oo, nilipat lang ng office yung isang sasakyan? Meron ba na walang pera ng bayan? Dahil doon? Diba, sino yung na-deprive? Ano yung corruption doon? Sino yung na-inconvenient doon sa ano na yon? So, ano talaga ang tawag dito? Yung obvious na obvious talaga that this administration is using its power para paluhurin ang mga kalaban. At yun yung nakakasuka. Kasi wala talagang silang respeto sa batas. Wala silang respeto, wala silang pake sa justice and fairness. Ganun. Ayun. Adiktador, correct, adiktador talaga. So totoo lang yung mga pinagagagawa ng Marcos administration, dictatorial move, as in talagang tyrant na tyrant. Ganun nga siya madam eh, conjugal dictatorship part 2. Part 2, totoo. Eh ang masama dito, tangina, yung kapartner sa dictatorship na first lady, ang pangit! Diba? Putang inang yan. Kukulang ni Imelda eh, pero parang mas maganda pa kukulang ni Imelda kasi sa kanya. Diba, nasa conjugal dictatorship na tayo, part 2.0, kaso nga lang, yung degraded version, kasi ang pangit nung ang pangit nung conjugal dictatorship. Wala akong
masyadong alam sa history ni Joey kasi nga normal na mamamayan lang ako na kailangan mo inong panahon ba ni ano ni senior? Meron din bang gantong era na tahimik din lahat, like walang gustong kumalaban? That's what they're saying. Ang sinasabi nila noon, for kaya nga siya tumagal ng 21 years, ang sinasabi nila was that ang nakikinabang lang doon sa senior was yung mga cronies, ganyan-ganyan, and nobody wanted to speak up kasi nga, kinokontrol daw ng Marcos Senior ang pamamahayag or whatever, ganyan-ganyan, mga ganong etos. Pero, ang malaki kasing difference between doon sa Marcos Senior at saka itong sa Junior, hindi naman talaga free from sins. Kahit nga si Senator Aimee Marcos, hindi niya sinasabi na ang tatay niya. Kumbaga, sinasabi niya na, ano, di ba, na you know, hindi perfect yan. I'm pretty sure merong mga nangyari dyan here and there na hindi talaga maganda. Ganon. In fact, si Senator Aimee apologized for the atrocities committed during that time. Ang sinasabi lang ni Senator Aimee is that kung meron mang namatay or whatever, ay hindi yun ang pulisiya ng kanyang tatay. Ganon. The difference is, yung tatay kasi, with all the bintang ng corruption, ng excesses, ng mga ano, meron silang binabalik sa bayan. Meron silang kahit papanong serbisyo na naiimbag sa lipunan. You know, some policies of the old Marcos are still very useful up until now. Mga project nila, mga infrastructure projects nila, buildings that they were able to create during that period. I mean, we're still using it. Diba? And the father made a lot of decisions na, you know, may not be popular but are useful up until this moment. So, yun yung difference nila dito sa, itong sa anak kasi, ang problema, parang ang gusto lang, i-defrost na i-defrost yung pera nila eh. Ang gusto lang kumabig ng kumabig eh, di ba? Ang mas nakaka-bother para sa akin, like a normal, you know, citizen, is yung wala nag-o-oppose, yung wala talagang, like, yung lumulutang. Within the government structure, ano? Ang tinitira ng opposition, yung previous admin. Na hindi na naman nakaupo. Kasi nga unipink na eh. Unipink na. Pero yun nga, ito yung pag yung ako yung frustration ko lang, like, well, even yung like yung mga kaalyado ni F ni Bigong. Yun yung nakaka-frustrate. Bakit asan kayo? Bakit hindi kayo vocal at least lang? That is a serious concern and I agree with that, Cassandra, no, na nakaka-bother talaga na walang opposition within the government, ano, within the government. Ang legislature, ang House of Representatives, putang ina, wala nang debate diyan. Poon na nila ngayon si Martin Romualdez. Kulang na lang i-beatify si Martin Romualdez. Now, why is that bothersome? Kasi ang House of Representatives should be a house for great debates. Mm-hmm. It should be a house for great policy disagreements. Diba? Dapat yan, meron tayong mga ano, meron tayong different school of thoughts diyan at naglilinang sila ng mga policy, mga batas na dapat i-adapt ng gobyerno. Pero tangina, wala na, lahat sila agree sa ayudahan. Mm-hmm. At yun ang nakakatakot. And you know, for that reason alone, I think Martin Romualdez should resign. Kasi ginawa mo ng kumbaya-kumbaya, ginawa mo ng prayer meeting, house yung ano, House of Representatives, dinadasalan ka na nila lahat. E paano mga buhay lahat? Wala nang oposisyon. Diba? Oo. Feeling ko yun din yung talagang uniting ano, uniting reason nila. Yung the fact that PRRD called them out dun sa MOO. Parang everyone was okay. Kapag binigyan pa natin to ng chance, baka balikan tayo nito. Baka mabalikan pa tayo nito. Actually, dahil nga dun sa call ni PRRD, I think dun talaga sila nag-unite. Kasi lahat sila nakikinabang dun sa corruption eh. At pagka kunwari, ikaw nagalit ka, o di wala kang budget, wala kang ano, ganyan-ganyan. Ako, I am ano, no, hoping that, may mga nakakausap ako na mga congressman, mga ano, ganyan-ganyan. Ang sinasabi, hindi ipit lang talaga sila kasi pagka inaway nila itong si Tambi, hindi sila makakuha ng pondo eh. Are they looking for a leader? May iniintay ba sila na like someone to step up dun sa, ano, dun sa table to like really be the voice of the opposition? Sa House of Representatives, I do not know. I think they are all set eh. All set na sila dun sa ano nila, unity nila dun eh. Pati yung sa ano, sa Senate, medyo hati sila dun. Kahit papaano.
But I don't know if they would be able to ano really achieve something that is useful for everyone sa Senate. Kasi ano lang sila eh, parang na overpower din sila ng House of Representatives eh. I mean, di ba? Gusto nga silang burahin ng House of Representatives eh. Paano? Sa PI? Sa PI eh, di ba? Gusto nga silang burahin. Last na, Miss Joey, bababa na rin po ako. Masyado na akong maraming chika. Masyado akong maraming alalaman. Ano po, in all this, isa pang palaisipan sa akin, asan si ano, si FPGMA? Kasi parang dati parang siya yung silent uniting ano eh, force behind the ano. Curious ako. GMA is still with Lakas. And that is the party of Tambi. Mm-hmm. Okay? Lakas was also the national party of Inday. Okay? Mm-hmm. Inday already left. GMA remained. GMA did not sign the resolution in, I think it was in August of 2023, supporting Tambi. Correct. Correct. Diba? Okay. Initially, she did not sign. But after a couple of months, or ano, 2022 rin, nag-sign rin siya eventually to support. Oh, a statement of support. Diba? Parang oh, tapos naglabas rin siya ng statement of support. So, to answer the question kung nasaan si GMA, I do not really know. She's in playing the game. Yeah. I think everyone in the House of Representatives are all playing. Kasi nga, ang problema kasi sa House of Representatives ngayon, kapag hindi ka nila ka-berks, kaaway ka. So ngayon, pagkaaway ka, hindi ka talaga pupondohan. Ganon. Ngayon, sa puntong ito, ito na yung politika. Ito na yung politicking talagang malala. Kasi, alam mo, what I noticed, nung kay GMA, after niyang mag-issue ng statement of support, you know what happened? Na-approve yung batas na magkakaroon na ng State University ang Florida Blanca. Ooh. Ano? At nagpasalamat si GMA sa tulong at sa lahat ng inembuat ni Martin Romualdez sa pangarap niyang nasa katuparan sa Pampanga. You see, yung mga House of Rep, yung mga representatives ngayon sa House, yung mga congressmen ngayon doon, they have to ano eh, to they're not guided by principle, yung ano lang talaga, yung political, yung agenda nila yung magdidictate kung ano yung ano. Oo. Kasi hodang ibenta nila yung kipay nila for that. Ganun. Ayun. Hina-high blood ako. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot sa aming reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.